Ito ang Panginoon, nakilailan kanyang halal. Purihin siya ay awitan at patulihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong naunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanya mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hintil tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. May bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga Hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno
at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan, ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ng Panginoon, "Sino nga ang matalino at tapat na alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo,
pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng alipin na iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At sinimulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Ipanalangin natin yung mga nakakaranas ngayon ng bagyo, lalong-lalo na sa Kabikulan na marami ng binabaha. Panalangin natin sila. Mga kapatid, sinabi dito ni San Pablo sa bandang huli ng ating unang pagbasa, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, ang Diyos, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Pero alam nating lahat na makalalapit lamang tayo sa Diyos sa oras na siya ay dumating sa buhay natin kung alam natin na wala tayong pag-aalinlangan. Kung alam natin na tama at naging responsable tayo bilang Kristiyano. Sa ating ebanghelyo narinig natin pagpapatuloy ng ebanghelyo kahapon at patuloy na pinaalalahanan tayo na magbantay at laging maging handa. At sinabi ni Pedro o tinanong ni Pedro, para sa amin ba itong talinhaga na ito o para sa lahat? Ibig sabihin, tinutukoy doon ni Pedro, para sa amin ba mga apostol o para sa lahat ng mga tao? Pero sa pagkakataon na ito, para ito sa lahat ng Kristiyano. Pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo na ang pagiging handa ay pagiging responsable sa pagiging Kristiyano. Dahil nga pagdating ng ating Panginoon, hindi tayo pwedeng gumawa ng excuse. Ibig sabihin dito, mga kapatid, kung tayo ay Kristiyano, may inaasahan na sa atin ang ating Panginoon pagdating niya. Diba, ganyan naman talaga, kahit sa bahay, sa trabaho man, sa bahay natin, diba, lalo na kapag ka mga bata pa, yung mga anak, pag alis ng nanay, meron niyang binibilin. At pagdating nung nanay, inaasahan niya na lahat ng binili niya matutupad. Ganun din naman kapag ka meron tayong trabaho, di ba? Pagka wala yung boss natin, meron niyang ibinibilin. At pagkadating niya, inaasahan niya na lahat ng binili niya natupad na. Sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, sa ating by the virtue of our baptism, merong inaasahan sa atin ng Diyos bilang mga Kristiyano. At pag dumating siya sa ating buhay, sa dulo ng ating buhay, meron siyang inaasahan na natupad na natin. At pag hindi natin natupad yung inaasahan niya, alam na natin kung ano yung pwedeng mangyari. Mga kapatid, ang paalala sa atin ngayon, bahagi ng paghahanda ay ang pagiging responsable sa ating mga kilos at gawa. Hindi pwedeng pagdating ng ating Panginoon, sabihin natin, ay, hindi ako ready.
hindi pwedeng pagdating sa buhay natin ng ating Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin, ay, hindi ko naman alam na dapat ganun yung gawin. Ay, hindi ko naman alam na dapat magpakabuti pala. Ay, hindi ko naman alam na ngayon ka na darating, Lord. Hindi pwede yung ganun. Kaya nga ang paalala sa atin, laging maging handa. Laging maging ready. Magbantay. Dahil kahit alam natin na sa dulo ng buhay natin, darating at darating ang Panginoon, ang hindi natin alam ay kung kailan ang dulo ng buhay natin. Sino ba namang nakakaalam kung kailan siya mawawala sa mundong ito, di ba? Sino ba namang nakakaalam kung kailan tayo susunduin ng Panginoon? Pero ready man o hindi, sisingilin at sisingilin tayo ng Panginoon kung tayo ay naging responsableng mga Kristiyano. Kung tayo ay naging responsableng mga mananampalataya. At sa ating unang pagbasa, sinasabi pa rin ni San Pablo ang susi ng pagiging handa sa pagharap sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa ating Panginoon, tayo ay nagiging palaging handa sa pagharap sa Kanya. Sa ating panalangin at sa ating pakikipagkapwa, nawa samahan lagi natin ito ng pakikipag-isa at pananalig sa Panginoon. Sa ganitong paraan, nakakatulong sa ating sarili na laging maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad sa atin o natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno, naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
sa iyo. Sa kabutihan mo, ngunit tatanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ang mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinalangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilalahatin na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilalahatin namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilalang natin